Hello mga friendly, welcome back sa aking YouTube channel. Kung bago lang kayo sa aking YouTube channel, please subscribe and click the notification bell para lagi kayong updated sa aking mga video. For today's video, i-share ko sa inyo ang paghahanda ko sa binyag ng aking anak. So without further ado, let's get started. Intro pa. So, ayun. Ano ang mga ginawa ko at dapat gawin sa paghahanda sa binyag ng anak ko? Una, pumunta ako sa simbahan para itanong kung ano yung mga requirements sa pagpapalista sa binyag. At kung anong oras ang start ng binyag. So, ayun. Tapos, second, yung reception. Nagtanong-tanong ako sa mga restaurant kung may available sa araw na binyag ng anak ko. So, dapat pag-isipan din kung anong araw, ay anong date papabinyag ang anak. Bukod dun sa restaurant at lugar, ay simbahan, dagdag dito yung mga ninang at ninong kailangan abisuhan, tapos yung mga damit na susuotin dapat i-ready din. So ayan, panoorin nyo to. Yan, bali nag-set ako ng date pero dahil sa may bagyo, pina-cancel ko yung binyag. Pero di natin kasi masabi kung maganda or masama yung panahon. Tulad nung sa balita, sabi 30 daw dadating sa PRA. Ay, Philippine area sa par responsibility ang bagyo. So ayun, nakinig ako, pina-cancel ko nga yung binyag dahil may bagyo daw. Pero ngayon maganda yung panahon. Kaya hindi natin masasabi kung maganda or hindi. Pero itatapat ko niyan yung binyag kapag wala ng bagyong parating. So ayun, thank you for watching. See you in my next vlog. Bye.